Magandang umaga. Narito na naman tayo sa sumunod na kabanata ng Kwento ni Kuya. Ako nga pala si Brother Chuck at ako mula sa De La Salle Zubel. Nagtuturo ako ng Christian Living sa ika-apat na baitang. Kasama ko ngayon ang aking mga estudyante na sina. Ako po si Riley Buzon o si Riley. Hey, Riley. Magandang umaga. Ako naman po si Javier Dominic Vidimoyuga at pwede niyo po akong tawagin Javi. Javi. Ako po si Sally. Miggy and... Ako si Jaime Vicente Barba. Alam niyo ba na ang ating simbahan ay may ipagdiriwang na napaka-importanting araw na yung darating na Setyembre? Alam niyo ba kung ano ito? Ako po, brother. Sige, Riley. Karoon po ni Mama Mary sa Setyembre 8. Magaling! Alam niyo ba na si Mama Mary ay napaka-importante tao para sa atin? Dahil siya lang ang nag-iisang ina ng ating Panginoon at ang ating kapatid na si Jesu Cristo. At higit sa lahat, minahal niya si Jesus ng sobra-sobra. Kayo, paano naman pinapakita ng inyong inay ang kanyang pagmamahal sa inyo? Ako po, brother. Sige, Javi. Inaalagaan po ako ng nanay ko kapag may sakit ako. Kapag may sakit ka, o paano kanya inaalagaan? Di po siya pumunta sa work. Naiwan lang po siya sa bahay para alagaan ako. O diba? So binibigay niya yung buong oras sa'yo para alagaan ka. So pinapakita niyang mahal na mahal ka niya. O sino pa? Paano ikaw, Riley? Paano pinapakita ng iyong inay ang kanyang pagmamahal? Kung pinapakita, kung may lagnat ako at kung magsuportahan siya sa akin. Oo, lalo na sa mga activities niyo dito sa school, di ba? So ito ay isang mga halimbawa kung paano pinapakita ng inyong mga magulang or iyong inay na mahal nila kayo. Kayo po, brother. Paano pinapakita ang nanay niyo na mahal nila niya kayo? Okay. Alam nyo ba na pag ako nung bata ay nagkakasakit, inaalagaan din ako ng aking nanay. Naalala ko, kapag ako'y nilalagnat, hinahandaan niya ako ng mainit na sabaw at ito'y hinihigop ko. Tapos pakiramdam ko, gumagaling na ako. Kaya ngayon, malaki na ako. Pag ako'y nagkakasakit, lagi kong hinahanap-hanap yung mainit na sabaw. Kaya pag iniinom ko siya, feeling ko, gumagaling na ako. Kasi naalala ko rin ang aking inay. Alam nyo ba na si San Juan Bautista de la Salle ay meron ding isang nagmamahal na ina? Naalala nyo ba kung sino to? Sige, Riley. Nicole Mouet. Si Nicole Mouet. Mahusay. Alam nyo ba na minahal din ni Nicole Mouet si San Juan Bautista de la Salle? Sa katunayan, nung gusto magpare ni San Juan Bautista, sinuportahan siya ng kanyang inay. So, buong pamilya, lalong-lalo na ang kanyang nanay, pumayag na ibigay ang buhay ni San Juan Bautista kay Jesus para sundan at tularan ang buhay ni Jesus. Brother, ano yung pinaka hindi malilimutan na ginawa ng nanay mo para sa iyo? Okay. Naalala ko nung ako'y nagdadaan sa isang problema, tinulungan ako ng aking inay. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi dahil sa kanya, gumaan yung aking loob at napagdaanan ko yung problema ko. Isa ring magandang kwento to na maiugnay ko kay Maria. Kasi walang ina na gustong makita ang kanyang anak na mahirapan. So nung si Jesus ay pinapako sa krus, ang magagawa lang ni Maria ay paramdam ang kanyang presensya sa kanyang anak upang papagdaanan at mapagtibayan ng loob si Jesus. Alam nyo ba na si Nicole Mouet din ay sobrang sinuportahan si De La Salle sa kanyang pagiging pare? At ito ay pinakita rin ni De La Salle. Binigay niya rin ng pagmamahal ang kanyang ina. Ang ebidensya nito ay nung namatay ang kanyang nanay. Alam mo ba, sobrang nalungkot siya at pinuntahan niya agad-agad ang kanyang ina. Brother. Yes, Jaime. Gaano kahalaga si Mama Mary at mga Lasaliano at mga brother? Okay.
Okay, magandang tanong yan, Jaime. Alam mo ba na importante si Mama Mary dahil ito ay isang tanda ng isang Lasaliano? Dahil si De La Sal, siya ay deboto ni Maria. At dahil sinusundan din natin ang example o ang mga ginawa ni De La Sal, eh, sa tingin ko nararapat na tayo respetuhin natin si Maria. At siyempre, tularan din ang kanyang magandang halimbawa. Alam nyo rin ba na si Jesus ay minahal din si Maria? Kaya, sa tingin ko, dapat din natin tularan na mahalin din natin at irespeto si Maria sa ating pagdarasal. Dahil ito ay turo ng ating simbahan at isang magandang halimbawa na sinasabuhay natin ng ating pagiging Kristiyano. Brother, ano po yung kahalagahan ng ika-anim na dekada ng Rosaryo ng Lasaliano? Okay, maganda ulit na tanong to. Alam nyo ba na ang ika-anim na dekada ng Rosaryo ng isang Lasaliano ay nagpapakita ng respeto nga natin kay Maria dahil inaalala natin kung paano siya nabuo. Ang tawag natin dito ay Immaculate Conception. Okay? Dito rin natin nilalagay ang ating mga intensyon. Unang-una, ang intensyon ng ating Santo Papa na si Pope Francis. Pangalawa, dito rin natin binibigay o nilalagay ang intensyon ng institusyon, lalong-lalo na ang Superior General na si Brother Robert Schiller. Pangatlo, nandito rin natin binibigay o nilalagay ang mga intensyon ng mga estudyante, mga guro, at mga brothers. At pinagdadasal din natin na sana lumago ang bokasyon ng mga brothers. At ang huling-huli, dito natin nilalagay ang ating mga personal na intensyon. Pwede nating ialay ang ating pamilya, ating mga kaibigan, o kaya naman kung anong gusto natin. So, ginagawa natin ito upang mapagdasal ang ating mga intensyon. O, ngayon, bago natin tapusin ang programa, gusto mo malaman, ano ang natutunan nyo sa mga kwento ko? Miggy. Ang natutunan ko po ay sa pagmamahal sa aking ina at respetuhin ko po siya at mamahalin. Maganda yan, ha? Mamaya, gusto ko pag uwi mo, ipakita mo kung paano mo siya irerespeto at mamahalin, ha? Sino pa? Riley. Importante naman si Maria at dapat ipagdadasal naman namin ang mga ina namin. Okay, tandaan nyo na si Maria ay importante sa atin bilang isang ina. Katoliko. Dahil siya ay ang ating ina. At Lasaliano. Yes, at dahil kapatid niya natin si Jesus. Kaya ang ating ina ay si Maria. At dito na po nagtatapos ang Kwento ni Kuya!